Isang magandang hapon sa ating lahat at mapagpalang araw na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon sa itong araw na ito. Ako po narito nga upang magbigay naman ng bagong mga komento doon sa mga fake news na mga lumalabas tungkol kay Mura, yung blinag ni Virgilyn Cares 2.0. Tapos simula pong na-i-vlog ni Virgilyn si Mura, napakarami pong lumabas na mga videos which is karamihan ay fake news na tinulungan daw ni Vice Ganda, pinuntahan na raw ni Bong Navarro, which is wala naman. Tanging kaisa-isa pa lang ang napuntang artista doon, kundi si Mahal at kasama niya yung kanyang labidab. Yun po ang totoo. Tinanong nga ni Virgilyn kung totoo marami nang pumunta doon ng mga artista tumulong sa kanya, pero hindi pala. At napakaswerte talaga ng tandem nilang dalawa ni Virgilyn at ni Mahal, dahil kumita ang video, ang vlog na yon kumita. Kaya binigyan ni Virgilyn Cares si Mahal ng kabahagi na 100,000. 250,000. Ang ganda ng ano niya, nagpapasalamat siya dahil nadagdagan siya ng 200 subscriber si Virgilyn Cares. So, napakaganda ng ginawa niya, napakaganda ng hindi siya makasarili, hindi kagaya ng iba na sinusolo yung or yung kita niya sa vlogging ay kanya lang, pero tinulungan niya si Mahal, which is napakaganda ng ginawa mo, Virgilyn Cares 2.0. At ako'y thumbs up talaga sa iyo, saludo pa. Napakagaling ng ginawa mo. Ako'y followers mo rin, subscriber mo rin. Wala pa nga lang akong maitulong, maiambag para maging donor, dahil ako man ay may mababa pa ang aking subscriber. Wala pang 100. At ako, konti lang ang views ko. Malay natin, dumating ang araw, makatulong din ako. At gusto kong tumulong sa mga taong dapat tulungan, kagaya ng mga nakikita nating iba dyan na talagang naghihirap talaga, na worth it tulungan. At fake news po, sa mga gumagawa ng fake news, tigilan nyo na po yung fake news nyo, kasi instead po natulungan si Mahal, hindi na po matutulungan siya, dahil ang lumabas, binigyan na ng bahay, may sasakyan, wow, parang totoo nga ba? Pero ako nga, nung mabasa ko, makita ko yun, naisip ko parang imposible. Kaya hindi ako naniwala. Mabuti na lang talagang hindi ako naniwala, dahil talagang fake news. Kasi clear kanina ni Virgilyn Cares kay Mura kung talaga bang binigyan nga siya ng house and lot, ng sasakyan. Hindi naman sabi ni Mura. Wala daw, hindi daw totoo yun. Kaya nakakalungkot naman. Huwag naman po kayo mag-fake news, kasi instead na yung tao matulungan, aakalain marami na palang tumulong dyan, hindi na ako tutulong. Huwag po ganun. Marami pong dapat tulungan ngayon na mga tao, lalo pandemya. Tigilan po natin ang mga fake news, maging totoo po tayo, dahil ang tao kailangan po niya ang tulong. Unang-una, nakita nyo naman, maliit lang talaga siyang tao. Pangalawa, may problema na siya ngayon sa balakang. Kailangan niya talagang tulong. Pangatlo, matanda na rin yung tatay niya. Kaya sana naman, iwasan po natin ang mga fake news na ginagawa ninyo. Huwag naman po nating ilagay lagi sa isip natin gumawa ng fake news para ang inyong video ay maging viral. Huwag naman pong ganun, kasi kawawa naman po yung talagang tao na ginagamit para mag-vlog. Kasi kayo, hindi nakakatikim sa inyo yung binaviral ninyo, si Mura. Hindi nakakatikim ng kinikita nyo sa YouTube. Walang natitikman, kundi solo-solo nyo lang kayong mga gumagawa ng fake news. Mabuti pa yung talagang vlogger na nag-vlog sa kanya, na taga Bicol, si Virgilyn Cares. Talagang tinulungan siya. Ilang beses siyang binigyan ng pera, dalawang beses siya binigyan ng 10,000, isang beses siya binigyan ng baka, tapos itong balik niya ngayon, binigyan ng 250,000. O, diba?
totoo yung kanya, hindi niya sunapang yung kinita niya sa kanilang vlog. Binigay niya, napaiyak si Virgilyn Cares sa tuwa niya na nakatulong siya. Tuwan-tuwa talaga siya. Napakabuti niya. Marami na ako napanood niyang mga vlogs na umiyak din siya. Kagaya yung ina na gumagapang, tinulungan niya yun. Umiyak talaga siya doon. At saka yung baliktad, maglakad yung nahulog sa kahoy. Basta nahulog siya, yung tatay. Tinulungan niya rin yun. Napakabuti niyang tao. Napakabuti ni Virgilyn Cares. Sana kayo naman pong mga nagnanakaw ng kanyang mga videos, maawa naman po kayo sa mga ibinablog niya, kaya siya nagbablog para tumulong. Huwag nyo namang ano, kagaya yung sa Facebook, nakita ko mga pinopost. Alam ko namang ano lang yun, hindi yun yung kanya dahil wala yung, nakalagay lang doon Virgilyn Cares lang, wala yung 2.0. Kaya hindi kanya yun. Tapos ang dami kong nakitang mga GCash number, pero iba ang pangalan. Hindi yung pangalan niyan talaga at hindi yung number niya. Kaya sa mga viewers po, pag napansin nyo, nagbigay ng GCash at hindi yun ang pangalan, hanapin nyo po sa 2.0 at siya ang tawagan nyo mismo, yung makikita nyong number doon, tawagan nyo po. Total, narinig nyo naman ang boses niya dyan sa videos. Ganun pa rin ang boses niya sa phone pag tinawagan nyo, pag sagot. Malalaman niyo siya o hindi. Manghinayang po kayo sa inyong itutulong kung mapupunta rin lang sa mga magnanakaw ng videos, magnanakaw ng mga vlogs. Kinukuha nila yung pinaghirapan ng iba para sila kumita. Samantalang yung talagang naghihirap, nagreklamo nga si Virgilyn Cares kasi siya yung naghihirap doon sa yung walang kamay, walang paa. Tapos mas marami yung views ng uploader na iba, yung ginaya yung kanyang pangalan, kaysa sa kanya na siya mismo ang gumawa. Kaya sana naman, ano, wag namang ganun, wag nyo namang gawin yan sa mga taong nagpapaka, alam mo ba yun, nagbibigay ng effort para gawin yung vlog, gawin yung video, lumakad kung saan, maghanap ng taong tutulungan. Kayo wala eh, ano lang kayo eh, tanggap lang kayo ng nakaw dyan, kuha lang kayo ng nakaw ng mga videos, tapos iaano ninyo, i-upload ninyo sa inyo, ay kung gusto po ninyo yung gano'n, dapat mag-vlog po kayo ng inyo. Huwag po kayong kumuha ng mga videos na may videos. Dapat matakot naman kayo sa konsensya ninyo. O talaga bang sadyang napakakapal na ng ganito nyo? Kaya okay lang magnakaw ng videos na hindi nyo pinagpaguran? Ha? Mag-aano lang kayo? Kukopyahin nyo na lang and then ipopost, i-repost ninyo? Tapos mas marami pa kayong post kaysa sa mga tunay na nagpapakahirap. Ang daming magnanakaw ng mga videos dito. Ang daming reposter. Napakarami. Sobra. At saka napakarami. Sobra, sobra, sobrang dami ng mga fake news. Wala yata kayong konsensya at di yata kayong marunong matakot sa Panginoon. Minsan-minsan, ano, dasal-dasal din at magkaroon din, pakinggan din yung mga konsensya, yung sumbat ng budhi nyo para naman magkaroon kayo ng takot sa Panginoon na tagapaglikha ng lahat. Huwag naman ganun kasi kawawa naman si Virgilyn Cares, nagpapakahirap siya na maghanap ng mga tutulungan niya, nag-e-effort siya, naglalakad siya, naghahanap siya. Pagkatapos nanakawin nyo lang sa isang iglap yung mga videos niya, tapos mas malaki pa yung views ng mga reposter, ng mga uploader na yan kaysa sa mismong nagpakahirap. Naku ha, huwag naman kayong ganun. Kung maaari lang ha, mag-effort din kayo, gumawa rin kayo ng inyo. Huwag naman kayong maligaya sa pagnanakaw ng mga videos na hindi inyo. Pag kayo na huli-huli, pag inireklamo kayo sa NBI, yari kayo. Nasa sa inyo yon. Kung ayaw ninyong baguhin yung mga ginagawa ninyo, nasa sa inyo yan. Kasi, dyan yata kayo sanay. Pero, para sa akin, huwag naman, gumawa na lang kayo ng inyo. At saka, huwag naman po kayo gumawa ng fake news. Kasi, wala po tayong mararating sa mga fake news na yan. Nakakasyak yung mga gano'n na mababasa mo. Napakaraming lumabas na tungkol kay Mura. Napakaraming videos.
Pero ang totoo, puro fake. Gusto ng totoo? Yung nag-video kay Lamahal at Mura doon sa bahay ni Lamura, totoo yon si Migs at si Virgilyn Cares. Yan ang mga totoong videos, mga totoong kwento, hindi mga fake news. Ha? Hindi fake news. Kaya, tigilan nyo na. Ha? Magkaroon naman kayo ng hiya sa inyong sarili. Ha? Huwag naman tapangan masyado yung apog. Ha? Ha? Tumigil na. Mag-vlog na lang kayo ng inyo. Mas masarap kumita ng sarili nyong pinagpaguran kaysa sa yung ninakaw nyo lang. Yun lang po. Hanggang dito na lang po. At pakisubscribe nyo po ang aking YouTube channel. At pakiclick din po yung aking notification bell. Pakiclick nyo yung all. And then, pakilike and share. And please, please po, please, pakiviews naman and support my all of my videos. Yun po ang aking pakiusap sa inyo. At lagi po nawa tayong panalangin ng Panginoon ng maraming biyaya at pagpapala sa bawat araw na dumarating. At wag po tayong pabayaan ang kanya lang kalooban ng siyang maganap. Ang kanyang pagpapala ay lagi nating hingin sa kanya. Humingi tayo ng lakas ng palag ng pananampalataya. Ganon din po. Humingi tayo sa kanya ng proteksyon sa mga sakit, lalo na ngayon sa COVID, napakarampant na ng COVID ngayon. Maraming na daw ang COVID sa Maynila. Parang 12,000 mahigit ang positive. Hindi ko alam na panood ko kasi sa YouTube yung latest kahapon. Kaya mag-ingat po tayo sa Maynila, marami po. Mag-ingat po ang mga taga-Maynila. Mag-ingat tayong lahat dahil naku, napakahirap po makapita ng COVID. Yung aking ex na husband, father ng mga anak ko, kamamatay lang noong July 1, COVID din po ang kinamatay sa Davao, sa Panabo yata. Oo, yun. Kaya COVID is real po talaga. Kaya mag-ingat po at humingi tayo lagi ng protection sa Panginoon at lagi tayong manalangin, lalo na kung natatakot tayo, lalo na kung nangangamba tayo, kailangan natin ng panalangin at wag po tayong magbago. Panginoon lang po ang ating makakapitan at wala na pong iba. Yun lang po. Maraming salamat at pagpalainawa tayo sa araw-araw na dumarating sa ating buhay. Thank you.